sura. My third eye. Time, personal problem. Hindi ko naman po pwede silang hindihan. Isang psychic na kayang makausap ang mga yumaong tao, di lang isang ordinaryong manghuhula. Ngunit kaya rin palang tumulong para maresolbahan pati ang mga lumang kaso o krimen? Ito ang isa sa mga pinapahayag na kakayahan ni Jay Kustura, isang sikat na Pinoy psychic sa pagpasok ng taong 2024. Nagbigay rin ng pahayag ang personalidad tungkol sa iba't ibang trahedyang maaaring mangyari ngayong taon. Ano nga ba ang mga ito? At ano ang paghahanda na dapat nating gawin mula sa hula ni Jay Kustura para sa 2024? Yan ang ating aalamin. Si Jay Kustura ay isa lamang sa mga sikat na personalidad na manghuhula o psychic sa Pilipinas. Marami ng mga Pinoy psychic ang nagpapahayag ng kanilang mga kakayahan at vision para sa Pilipinas. Karamihan ay nagbibigay babala mula sa mga posibilidad na trahedyang mangyayari sa bansa. Ngunit isa sa mga umugong ang pangalan ni Jay Kustura dahil sa angking kakayahan nito. Sinasabing siya ay may third eye na kayang makakita at kumausap ng mga taong yumao. Dahil sa angking talento, maraming mga Pilipino ang naniniwala at nagtitiwala sa kanyang kakayahan. Sa ngayon, meron na siyang mahigit 242,000 followers sa Facebook at 1.93 million naman sa kanyang YouTube channel. Nakabuo na rin siya ng mga fans o mga taong naniniwala na tinatawag na Nostranatics worldwide. O salitang nagmula sa sikat na fortune teller noong 1500s na si Nostradamus. Sikat na sikat si Kustura, lalo na sa YouTube, na may mahigit 200 million views. Kilala ang kanyang mga YouTube content na nakikipag-collaborate sa mga sikat na personalidad tulad na lamang ng mga artista at YouTube creators tulad ni na Tony Fowler, Wamos at pati na rin ang pari na si Reverend Father Joseph. Bago pa man tinanggap ng tuluyan ni Jay Kustura ang kanyang kakayahan bilang isang ganap na psychic, sinasabing dumaan din siya sa isang masalimuot na buhay. Noong bata pa si Kustura, hindi niya pa matanggap ang kanyang kakayahan. Sa katunayan, pumasok siya sa kursong nursing dahil umaasa itong magagamot pa umano ang kanyang inaayawang kakayahan. Nagbago lamang ang pananaw nito sa kanyang angking talento nang nagamit niya ito upang matulungan at mailigtas niya ang kanyang kapatid. Bago pa naging isang ganap na fortune teller o manghuhula si Kustura, pinasok niya muna ang buhay ng pagiging isang call center manager. Maayos na sana at kontento na sa buhay si Kustura. Ngunit hindi pa rin nawawala ang mga tao noon na nais humingi ng tulong mula sa kanya. Dahil sa di mapigilang paghangad ng tulong ng mga tao, minabuting piliin ni Kustura ang career sa pagiging isang psychic. Dahil dito, marami na siyang natulungang mga tao. Lalo na ang mga pamilyang humihingi ng hustisya sa pagkamatay ng kanilang mga mahal sa buhay. Sa katunayan, sinasabi rin ni Kustura na pati na rin ang mga pampublikong otoridad ay humihingi rin ng kanyang tulong upang maresolbahan ang mga kasong tila imposible ng maresolbahan. Madami nang naging TV guesting si Kustura. Naitampok na siya ng 2 beses sa KMJS at pati na rin sa iba pang shows sa TV. Sa pagpasok ng 2024, hindi rin nagpahuli at nagbigay rin ng hula si Jay Kustura base sa mga visions na nagpakita sa kanya. Climate change sa 2024. Ngayong 2024, isang dagok ang tatama sa bansa. Sinasabing mas lalala ang climate change ngayong taon. Hindi tatagal at sa ngayong mga naunang buwan ng 2024 ay mararanasan na natin ang bagsik ng climate change. Dahil sa patuloy na pag-init ng mundo, ngayong taon na natin mararanasan ang pinakamalala at maladilubyong hagupit ng ganti ng kalikasan. Dahil dito, makakaranas ang bansa ng water shortage at kakulangan sa tubig dahil sa pagtaas ng temperatura ng mundo. Maraming mga tao ang magugutom at maaapektuhan. Ang mga tubig ay matutuyo. Kaya nagbabala si Kustura na siguraduhin ang paghahanda at pag-iimbak ng maraming pagkain upang maiwasan ang malalang hagupit ng kalikasan. Sakit sa 2024. Ngayong taon, isang malapandemya na naman kaya ang tatama. Sinasabi ni Jay Kustura na isang sakit ang papasok muli sa Pilipinas na mas malala pa sa COVID-19. Ang sakit na ito ay kakaiba.
Hindi naman nagbigay pa ng detalya si Kustura kung anong klaseng sakit ito. Ngunit nagbabala siya na ito ay magaganap sa buwan ng Setyembre o Oktubre. Politika sa 2024. Ngayong taon, mas gugulo di umanong sitwasyon sa bansa ng politika. Isang babae ang nakikita ni Jay Kustura na tatayo at magtatanggol mula sa mga may masasamang balak sa politika. Sa kabila nito, nakikita rin ni Kustura ang posibilidad ng paglago ng ekonomiya ng bansa. Giyera sa 2024. Sa kanyang vision, nakikita niya ang dalawa sa mga pinakamakapangyarihang bansa sa mundo na magkakagit-gitan at maglalabanan. Nakikita niya lalo na ang USA at China. Sinasabing ito na ang pinakamalalang away na maaaring mangyari. Dagdag pa nito, may nakikita din siyang isang pangyayaring pag-uwi ng grupo ng mga OFW dahil sa isang malaking kaguluhan sa ibang bansa. Teknolohiya sa 2024. Ayon sa kanya, mas uusbong palalo ang aspeto ng teknolohiya sa 2024. Nakikita niya ang paglago at pagbago sa sistema ng pagbayad dahil sa makabagong teknolohiya. Maaaring chips na ang magiging mas tampok na uri ng sistema sa pagbabayad sa mundo. Hindi pa malinaw kung anong klaseng pag-usbong ang mangyayari. Ngunit isa lamang ito sa mga positibong mga mangyayari sa taong 2024. Showbiz sa 2024. Sa usaping showbiz naman, nagpahayag din si Jay Kustura ng kanyang mga hula. Madaming mga dapat umanong abangan sa usaping showbiz sa Pilipinas. Isang singer na babae ang magpapahayag ng balitang pagbubuntis at isa ring babaeng singer ang maliling sa isang same-sex relationship. Maraming nagtatanong, bakit nga kalimitan sa mga hula ay mga negatibong bagay lamang? Maraming mga skeptiko ang nasasabing maaaring sinasabi lamang ito upang panakot. Nilinaw naman ni Kustura na ang kanyang talento ay hindi pinipilit sa lahat. Sinasabing sila ay naging daan lamang upang magbigay babala para sa mga posibilidad na mangyayari. Ito daw ay kanyang paraan upang magbigay ng paalala at babala sa kung anumang posibleng mangyari sa hinaharap. Mas pinaalalahanan ni Jay Kustura ang publiko tungkol sa pinakamahalaga at epektibong pang-iwas mula sa mga negatibong posibilidad ay mula lamang sa kapangyarihan ng Diyos. Mangyari man o hindi ang mga hula taong 2024, tandaan natin mga kasoksay na isa lang dapat ang ating paniwalaan at saan tayo manampalataya. Ito ang nag-iisa nating kataas-taasang Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay sa hinaharap. Sa mga hula ni Jay Kustura, alin-alin kaya ang pinakamalapit sa katotohanan? Totoo kaya ang mga visions na ito o isa lamang huwad na panghuhula at pananakot? I-komento mo naman ito sa ibaba. Pakilike ang ating video at i-share mo na rin sa iba. Salamat at God bless!